Okay, KGX, kamusta kayong lahat? At ito, no? So, pag-usapan natin ngayon, KGX, yung spot trading ni BitGet, no? Spot copy trading, na kung saan yung iba yung magti-trade, no? Yung ibang trader, kumbaga mga professional trader, yung magti-trade ng assets ninyo, no? So, etong future trading, gagawan din natin ng sariling video yan. Pero ngayon, gawan muna natin ang video tong spot trading, no? Spot copy trading, no? Kung saan, mga bago pa lang to, no? Bagong features ngayon ni BitGet, kung mapapansin ninyo, no? Nagkaroon siya, pero hindi pa ganun karami yung trader, hindi katulad nitong future trading. Tingnan nyo, future copy trading, sobrang daming yan. Sobrang daming magagaling din dyan sa trading industry, mga professional, no? Pero dito, unahin muna natin pag-aralan yung spot copy trading. Kung paano, di ba? Nung nandun kasi yung dati kong channel, no? Hindi ko pa to na content. Ngayon, iko-content natin sa inyo kung paano ba mag-spot copy trading. Okay, kunyari, pero ako, highest ano ko dyan, yung pinaka-high recommended ko, itong mga to. No? Ang gagawin niyo lang is mag-slot reminder kayo para at least mag-ano sa notification niyo na pwede kayong pumasok sa kanila kapag kunyari nagkaroon sila ng bakante. So ayan, no, win rate niya is 100%. So ako mas gusto ko diyan kayo pumasok sa mga 100%. Pero itong video lang natin is tutorial kung paano, no, kung paano mag-copy trading. So i-click niyo lang 'to sa BitGet 'yan, no. Pupunta kayo sa copy trading tapos spot trading. And then pagpunta niyo diyan, click lang kayo ng gusto niyong trader, which is yung mga 100% win rate, no. Click niyo kunyari 'yan, no. Kunyari ito yung 100% win rate, ha. So hindi siya 'to. Pero kunyari lang para at least ito yung paraan, no, para mag-copy trade. Okay. So ngayon, i-check niyo yung ano niya, yung order type. So kapag nakikita niyo maraming panalo, is okay. Pero ito medyo sablay-sablay ito, no. So pupunta tayo ngayon dito sa win rate niya, negative ang win rate niya, pero dapat diyan 100% tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, di ba? So ngayon, ang gagawin na lang natin is papakita ko sa inyo kung paano lang. Okay? So pupunta kayo dito sa copy now, kunyari ito na yung trader na gusto nyo. Tapos ito, i-click niyo lang to, I have read and agree to the above agreement. No, ito lang naman kasi yung sinasabi dito, yung syempre pag naubos yung assets mo, wala silang kinalaman diyan, di ba? Kaya nga sabi niya natin, di ba? Hindi financial advice ang cryptocurrency, di ba? So, alam niyo na 'yon, ibig kong sabihin doon, di ba? So, click lang natin 'yan, confirm, no? So, makikita niyo diyan, copy trading. So, pwede kayong mamili diyan kung anong gusto niyo i-copy trade. Kung ano yung meron kayo, meron ba kayong BTC? Meron kayong ETH, meron kayong XRP, marami dyan, no? Marami dyan. So, tingnan nyo lang kung anong meron kayo. Kunyari, may Gala kayo, may APT, may OP. So, i-click nyo lang kung ano yung meron kayo. Kunyari, BTC, no? Tanggalin nyo lahat dyan. Kunyari, BTC lang meron kayo, tanggalin nyo to. Tanggal kayo lahat. Kunyari, tinanggal nyo na yan, no? Yan. Tanggal. Yan. So, tinanggal nyo na, pero marami pa yan. Pero kunyari, kung BTC lang meron kayo, ganyan, i-confirm nyo. So, pagka-confirm nyo yan, ang gagawin ninyo, syempre, magta-transfer kayo ng assets. Pwede kayong mag-multiply, pwede kayong mag-fix amount lang, no? So, kunyari, nag-transfer kayo ng asset, kunyari, $10, no? Ayan, 10. So, ang iti-trade niya is BTC, di ba? Tapos, mag-next kayo ngayon. So, next nyo lang. So ngayon, i-confirm nyo lang yan. So lahat ng mga iniwan nyo dun sa pinagtatanggal natin, ayun yung matitira dyan. So pagka-confirm nyo, okay, confirm. Okay, ayun na, number of traders na nakalagay. So ngayon, ang mangyayari nyan, dito nyo makikita yan kapag nagtitrade na. No, dito, may lalabas dito, may lalabas dyan na ongoing yung trade nila at nakikita nyo kung negative or positive yung trader, di ba? So, sa susunod, papakita natin sa inyo kung meron na. Kasi magkakaroon to ng total equity use USDT. Pwede ang talo, pwedeng panalo, no? So, ayun lang. Yun lang yung mismong spot trading ng BitGet. Okay, no? Sabi nga nila, mag-ipon na kayo ako. Ito yung sinasabi ko sa inyo na nag-iipon na ako ng assets natin. Pakita ko sa inyo, ha? Pakita lang natin. Ito, total of asset natin is 225, no? So mapapansin nyo kung ano yung mga iniipon natin dyan. Ayan, meron tayong BTC pero $100 lang, pero meron tayong BGB na $11.82. USDT may $110 tayo. Tapos yung iba, syempre
convert, hide zero balance. I-hide natin yung hindi ko ma-hide. Medyo ano lang, tawag dito, nagwawala yung ating internet. So yan, yan yung ating BTC ngayon. Pero total asset lang ng BTC yan. Hindi yan yung talagang ano natin, no? So convert, BGB, PNL, eto na yun. So ito yung mga coin lang natin. Ayan, mararami naman sila. So may makikita kayo dyan na malalaki din, no? Kasi yan yung mga coin na yan, yung ginagamit natin before. Pero ngayon, pumili na lang ako talaga totally nung ano yung mga i-trade ko. Kung ano yung mga talagang gagamitin ko sa trading, di ba? So parang yung BTC, parang yung BGB, parang gano'n, no? Yun yung ginagamit natin. Okay, yun lang yung sa copy trading. Balik tayo dito sa spot trading natin. Medyo matagal lang yung internet natin, no? Medyo matagal lang. Ayun, no? Naglolo ko siya, no? So ayan, so dito natin ma-check 'yan sa ating traders, no? I-click lang natin yung copy trade na 'yan. So spot, ayan, may number 1 tayo. Tapos ito yung followed trader natin. Ayan. So magkakaroon 'yan, kaya 00 'yan kasi hindi pa sila nagti-trade. Pero pag nag-trade na sila, ayun na 'yon, no? Yun na yung start kung panalo ba kayo o talo, no? Kaya ako sa inyo, mas maganda kung hindi masyadong malaki yung ilalagay ninyo, di ba? So litan nyo lang para at least hindi ganun kaagad maubos yung asset ninyo, di ba? At masubukan nyo muna talaga yung paraan, di ba? So bago kayo maglagay ng mas malaki dun sa puhunan na ilalagay ninyo, di ba? So yun lang AGX at magandang gabi sa inyong lahat. Yun ang spot trading, spot copy trading ng BitGet. Susunod, future trading naman. Okay. So.